ako. Sino kaya yon? Sino naman ang mga hangatok ng ganitong napakadilim pa? Hindi kaya maligno? Hindi. Hindi kita pagbubuksan. Pilar. Pilar. Teka. Sisisag ba yun? Pilar. Sisisag nga. Sisang. Pasok ka. Abay, madilim pa. Ang aga mo naman yata. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo? Maaga tayo dapat. Mahirap kapag tinanghali tayo at sinikatan na ng araw. Hindi mo naman sinabi sa akin na ganito kaaga. Maupo ka muna at ubusin ko lang itong kape ko. Gusto mo ba? Ipagtitimpla kita. Nako, hindi na. Nagkape na ako sa bahay. Hihintayin na lang kitang matapos sa pagkakape. Sisang, magkano bang ibibigay mo sa akin ngayong araw? Aba, edi gaya ng dati. 500. Pero, hayaan mo, kapag naibenta ko ng magandang presyo yung sampalok sa palengke, dadagdagan ko pa ng 5 kilong bigas. Nako, salamat. Malaking tulong. Oh, tapos na akong magkape. Kaya na. Mabuti pa. Oh, hindi ka ba magpapaalam kay Fred? Hindi na. Sinabihan ko naman siya kagabi na aalis tayo. Magdamag sinasasal ng ubo. Mabuti nga at mahimbing ng tulog. Ay, ganun ba? Ay, tama nga. Huwag mo nang gisingin. Tayo na. Baka maistorbo pang pagkakahimbing. Napakasukal naman dito. Malayo pa ba tayo? Abay, napakareklamador naman itong kumari ko. Ganun talaga. Malawak itong bakuran. Oh, ayun na. Natatanaw ko na yung malaking puno ng sampalok. Sisang, napakataas niyan ah. Aakyatin mo talaga yan. Malamang pilar. Abay, paano natin makukuha ang mga bunga kung hindi ko aakyatin? Okay, basta ganito. Pag ako'y nasa taas na ng puno, yung mga hindi ko masusungkit ay yuyugyugin ko. Ang gagawin mo, pupulutin mo ang mga nahulog na sampalok at ilalagay mo dyan sa sako. Sige. Oh, tingnan mo nga. Napakadali ng trabaho mo. Oh, eto na tayo sa ibaba ng puno. Aakyat na ako, ha? Ay, naku, sisang. Mag-iingat ka, ha? Baka ikaw ay malaglag. Napakataas ng puno. Baka mabalian ka. Dapat kasi, umupa ka na lang din ang aakyat dyan sa puno. Nako! Eh, yung ba naman ay iupa pa? Kayang-kaya ko naman. Ilang taon na akong umaakyat sa puno. Yung mga ibang inakyat ko, mas matataas pa rito. Hindi ka ba natatakot na baka makakita ka ng kapre pag akyat mo ng puno? Mare, sa tanda mong yan ba ay naniniwala ka pa sa kapre? Aray! Aray! Naku naman si Isang. Abay, dahan-dahan, tinatamaan ako. Hindi naman masakit yan. Kaliliit lang ng mga bunga ng sampalok. Masakit din kaya? Oh, huling yog-yog na yon. Laglag na halos lahat ng bunga. Pababa na ako. Narito na ako. Ay! Ang kapre ng puno ng sampalo. Ay, Diyos ko, mabagin. Ay, nako, Pilar. Ay, mabuti talaga, hindi ka nahulog. Ginulat mo pa ako. Sabi ko naman sa'yo, sanay akong umakyat ng puno. Dahil ako ang nagmamay-ari ng puno ng sampalok! Eh, igil ka lang ha? At baka magising ang kapre sa puno ng sampalok. Eh, ano ito? Hindi mo pinulot ang mga sampalok! Eh, nasa puti ka na! Madudumi na! Pilar, nahuhugasan naman yan. Halina at pulutin natin. Maibebenta pa yan. Sayang! Thank you.
Malaki-laki ang benta ngayon. Oo nga. Saka pinagkaguluhan ng mga tindera yung sampalok natin. O paano? Bukas ulit. Oo ba? Basta lagi mo kong isasama. Malaking tulong sa amin ito ni Fred. O sige, dadaanan ulit kita. Dapat pagdating ko, tapos ka ng magkape ha. At bawas-bawasan mo ang pagkakape mo. At napaka-nerbyosa mo. Oo na, o'y niluloko mo pa. Pilar, ang aga mo namang magising. Madilim pa. Diba, sabi ko sa'yo, sasama ulit ako kay Sisang. Sayang din, malaking tulong sa atin yung kinikita ko. Ay, mag-iingat kayo ha. Aalis din ako mamaya. May nakuhang maliit na kontrata si paring Andoy dyan sa looban. Tutulong ako. Tagahalo ng simento at tagatakbo sa hardware kapag may kailangan. Kaya mo na ba talaga? Magpahinga ka muna kaya. Kaya ko na. Nakapagpahinga na ako maghapon kahapon. Pilar, abay, nakatulog ka na dyan sa sofa. Baka gusto mong lumipat sa kwarto. Nakalawit na ang paa mo dyan, oh. Anong oras na ba? Oh, alas 7:30 na. Hindi dumating si Maring Sisang. Hindi, Pilar. Baka napagod. Ginabi din kayo kahapon eh. Hindi napapagod yon. Pupuntahan ko na nga lang sa kanila mamaya. Mabuti pa nga at nang masilip mo din. Paano? Aalis muna ako. Hinihintay na ako ni paring Andoy. Mag-iingat ka, Fred. Sisang! Sisang! Bukas yan. Tuloy ka, Pilar. Oh! Ano nangyari sa'yo? At may benda yung braso mo? Ewan ko ba. Biglaan na lang namaga. Magpatingin ka kaya sa center at baka kung ano na yan. Mawawala din ito. Ah, kailangan ko lang ipahinga. Oh, sige. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Mahirap pa naman magkikilos ng may iniinda. Kumusta ka na, Sisang? Ay, hindi ko nga maintindihan. Nagpatingin na ako sa center. Umiinom na rin ako ng gamot na inireseta pero parang lalong namaga ang braso ko. Mabuti pa. Sunduin ko yung mga gamot si Minerva. Naniniwala ka talaga sa ganun, Pilar? Eh wala namang mawawala. Isasama ko dito mamayang hapon. Baka sakaling siya ang makapagpagaling sa'yo. Sisang! Nandito na kami ni Minerva! Eh, tuloy kayo. Mukhang matindi ang galit nang may gawa sa'yo niyan. Tatawasin kita nang malaman ko kung sino o kung ano man ang may gawa sa'yo niyan. Mag-oorasyon lang ako habang pinapatak ko ang luha nitong kandila dito sa palangga ng may tubig. Pagkatapos, dito natin makikita kung ano ang nangyari at kung bakit namamaga ng ganyan ang braso ng kaibigan mo. Unti-unti nang nagkakahugis ang luha ng kandila sa palanggana. May nakikita akong isang malaking puno. Ay, nako! Yan nga bang sinasabi ko sa'yo, Sisang? May nakatirang kapre sa punong ito na nagambala kaya gumaganti. Napalapit ba kayo sa isang malaki at matandang puno nitong mga huling araw? Hindi lang napalapit. Napaakyat pa. Loko, ayan o ang pwedeng gawin para tumigil ang pamamaga ng braso ni Sisang. Puntahan natin ang sinasabi niyong puno at pubudbulan natin ito ng pinong asin.
Pilar! Pilar! Oh, Sisang! Pasok! Kumusta na ang braso mo? Para lang akong nagdahilan. Tingnan mo, oh! Wala nang maga! Oo nga, no? Naghulat nga din ako kasi pagising ko kanina, hindi na namamaga ang braso ko. Sabi ko na nga ba, at si Minerva ang makakahanap ng solusyon sa braso mong namamaga. Kailangan lang pala nating budbura ng asin yung paligid ng puno ng sampalok. Ako naman! Nagpapapaniwala ka doon, Pilar. Nabugbog lang siguro itong braso ko. Naipahinga ko ng ilang araw kaya sa awa ng Diyos, gumaling na. Hindi naman totoo yung kapre-kapre niyan. Hindi ka pa rin ba talaga naniniwala? Aba, hindi. Basta ako. Nagpapasalamat ako at magaling na yung braso mo. Kaya nga, balik trabaho na tayo. Oh, bukas ha, mamimitas tayo ng kamatis sa tumana. Maghapon tayo, daanan kita. Sige ba, buti at sinabihan mo ako. Gigising ako ng maaga. O siya, tutuloy na ako. Makapagpahinga ng may lakas para bukas. Sisang, abay, kaya ba nating pitasin lahat ng yan? Aba, bakit hindi? Kung magsisimula na tayo ngayon, matatapos tayo agad. Tayo na! Saan ako magsisimula? Dito. Ako naman, doon sa kabilang dulo. Kapag nagsalubong na tayo, napitasan nating lahat. May inupahan akong tricycle para maikarga yung mga kaing ng kamatis at ng maidiretso sa palengke. Napakainit naman. Tirik na tirik ang araw. Makaupo nga muna sa lilim at makainom ng baon kong tubig. Ayun, dun, sa ilalim ng mayabong na puno ng nyog. Malilim ng kaunti. Ay, ang sarap maupo. Nakakangalay talaga sa likod ng pamimitas ng kamatis. Nako, tinanghali ako ng gising. Anong oras na ba, Fred? Ayos lang. Sabado naman. Oh, Pilar, halos maghapon ka din wala. Pinapunta kasi ako ng center sa ospital. Pagdating naman dun, ang daming pasyente. Ang haba ng pila. Mas mahaba pang pinila ko kaysa sa pagpapatingin dun sa doktor. Oh, anong sabi ng doktor? Ano daw yung sakit mo? Wala silang makita, Fred. Ayos naman yung mga lab test na ginawa sa akin. Wala naman din akong kakaibang nararamdaman. Ano? Hindi ba nila nakikita na halos maubos na yung buhok mo sa ulo? Ang nakapagtataka, bilog na bilog ang hugis. Palaki ng palaki ang bilog. Nang umalis ka ay parang puwet lang ng baso ang laki. Ngayon ay parang platito na malapit na maging plato sa laki. Abay, dinaig pa ang panot ko. Huwag mo nga akong tawanan. At hindi naman nakakatawa itong nangyayari sa akin. Kinakabahan na talaga ako. Mabuti pa, puntahan ko yung manggagamot, si Minerva. Baka maagapan niya ang tuluyan kong pagkakalbo. Sige, Pilar. Maupo ka lang dyan habang ipinapatak ko itong luha ng kandila sa palanggana. Bukulong bilim, di amang pipik mio. Espiritu bukulong bililim, di amang pipik mio. Espiritu
sa mga espiritu na nagkakahugis na pilar. May isang galit, nanuno na bumubunot ng buhok mo habang natutulog ka. Gusto niyang ubusin ang buhok mo. Dahil bukod sa inupuan mo ang kanyang tirahan, ay naglabas ka pa ng hindi magandang hangin dito. Totoo ba? Inututan mo ang nuno sa punso? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Alalahanin mo, may nautot, naupuan ka bang nuno sa punso? Naku, nung isang araw, sumama ko kay Sisang sa pamimitas ng kamatis. Mainit nun kaya naisip kong maupo sa ilalim ng puno ng nyog. Punso nga kaya yung naupuan ko? Ayan na nga ang sinasabi ko. Kaya ka siguro kinabag at mainit pa ang punso na inupuan mo. Huwag mo na akong buskahin, Minerva. Anong kailangan kong gawin bago pa maubos ang natitirang buhok ko? Kailangan nating humingi ng tawad sa Nuno Pilar. Magkikilit tayo ng manok at papatuluin natin ang dugo nito sa sinasabi mong punso. Pagkatapos, mag-iiwan tayo ng candy para sa Nuno. Dear love, tabi-tabi po, Nuno. Yan daw ang sambitin kapag napapadaan sa mga lupang may kaunting umbok. Hindi naman ako likas na matatakutin. Pero nang mangyari sa kaibigan kong si Sisang ang pag-atake ng kapre at nang mangyari din sa akin ang paglalaro ng Nuno, ay palagi na akong may kaba. Baka may ibang elemento kung hindi nakikita. Pero nagagambala ko pala. Wala naman sigurong masama kung maniwala ko na hindi lang tao ang nananahan sa mundong ito. Dati nga ang alam ko, putok lang sa kilikili ang kayang solusyonan ng tawas. Pati din pala, malino. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!